Thank you.
Joyce. Rejoice, rejoice. For you.
The man who is about to be married, the man of the hour, the groom with a bride so fair. Family and friends, the handsome groom, Mr. Jaime Corpus. To stand as the principal witnesses to the couple's vows, the principal sponsors, Honorable retired General Ricardo Padilla and Mrs. Maylene Cruz. Mr. Mario Gamboa and Mrs. Jean Ramos. Mr. Jerry David and Mrs. Catalina Yu. Mr. Felix Morales and Mrs. Eden Salado. Mr. Emmanuel Alvarez and Mrs. Glorifer Kitan. Mr. Giovanni Galvan and Mrs. Salvacion Galvan. Mr. Herminio Herrera and Mrs. Marisa Lazaro. Mr. Ronaldo Galvan and Mrs. Zenaida Martin. To light the path of the groom and bride, our light sponsors,
Mr. Emilio Cabanesas and Miss Eloisa Joaquin. Mr. Kevin Martin and Miss Novelyn Bayan. Mr. Kevin Martin and Miss Novelyn Bayan. To bind the couple together in unity, our card sponsors, Mr. Romar Banjola and Miss Lorena Caicedo. Our card sponsors, Mr. Sean Nico Galvan and Miss Gracia Damian. The groom and bride as one in love, our veil sponsors, Mr. Rosendo Felix Jr. and Miss Angeline May de la Rosa. Our veil sponsors, Mr. John Mark Rapuz and Miss Jean Catherine. To bring the symbol of love and blessing to the couple, our ring and coin bearer, Vince Kent Henry Bantilan. Rejoice. Chief Support, the Maid of Honor, Miss Mary Joyce F. Galvan. Balthazar M. Galvan and Mrs. Gladys F. Galvan. To shower the aisles with flowers, our darling flower girls, Carmelin G. Herrera and Julia Avery Fidelay.
little bride, Wanmar Mendiala and Jalen Chloe Corpus. Nagtitipon po tayo ngayon sa harapan ng Diyos at ng kanyang mga hinirang upang ipagdiwang ang at Glyza Galban sa banal na matrimonyo. Sa inyong lahat na dumalo sa kabila ng ating sitwasyon sa kasalukuyan, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa ngalan ng mga ikakasal at ng kanilang mga pamilya, mga magulang, mga kamag-anak. Inaanyayahan ko po kayong lahat na saksihan ang dakilang gawain ng Panginoon sa pag-iisang dibdib ng dalawang puso at buhay. Tatanungin ko po ang lahat kung sino man ang may sapat na dahilan kung bakit si Jaime at Glyza ay hindi dapat pag-isahin sa banal na matrimonyo. Magsalita na ngayon o manahimik magpakailan pa man.
Salamat po sa katahimikan. Kung wala, maaari na pong maupo ang lahat maliban sa mga magulang at sa mga ikakasal. Tatanungin ko po ang mga magulang, sino po ang nagkakaloob kay Glyza upang maging asawa ni Jaime? Ako po, maraming salamat po. At sino naman po ang naghaharap kay Jaime upang maging asawa ni Glyza? Apo, maraming salamat po. Jaime, pinili mo si Glyza upang maging kaisang dibdib. Ipinapangako mo bang siya iyong mamahalin, igagalang at iingatan sa karamdaman at kalusugan, sa hirap man o ginhawa, at tatalikuran ng lahat upang tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Glyza, pinili mo si Jaime upang maging kaisang dibdib. Ipinapangako mo bang siya iyong mamahalin, igagalang, at iingatan sa karamdaman at kalusugan, sa hirap niya na ginhawa, at tatalikuran ng lahat upang tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong matapat na pag-ibigan. Maari po bang tumayo ang lahat? Inaanyahan ko pong tumayo ang lahat. Nangangako po ba kayo na sa abot ng inyong makakaya, kayo ay magiging bahagi ng pagtataguyod sa pagsasama ni Jaime at Glyza mula sa araw na ito? Maraming salamat po muli sa inyong pagdalo. At tayo po ay manatiling nakatayo, tayo ay umuko, at tayo ay sama-samang manalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, Creator of heaven and earth, we call upon your most holy name. We honor you in this special event. We acknowledge that you are the author of marriage. Love has been your richest and greatest gift to the world. Love between a man and a woman, which matures into marriage, is one of your most beautiful types of loves. Today, we celebrate that love. May your special blessing be upon this wedding. We praise you and thank you for bringing Jaime and Glyza together in your perfect time. Indeed, you make things beautiful in your time. Perfect them, Lord. Guide them and bless them in their marriage. Surround them with your love and with your favor now and always. In Jesus' name. Amen. Makakaupo na po ang lahat. At pakinggan natin ang salita ng Diyos na babaan ni Mary Grace, Mary Joyce Galvan. Psalms 127:1 Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Ephesians 5:31-33 Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Salamat sa pagbasa sa salita ng Diyos. Makakaupo na si Jaime at Glyza. Jaime at Glyza, ang salita ng Diyos sa Matthew 19:6 says, "So they are no longer two, but one. And this will be your status beginning today." Jaime, that means that you don't own your ATM card anymore. I know you may have plenty. Pero hindi mo na yan pag-aari ngayon. Sa amin, sa bahay namin, sa aming mag-asawa, ang ibig sabihin ng ATM ay hindi automatic teller machine. Ang ibig sabihin sa amin ay automatic to Mrs. Kaya ang lahat ng sweldo ko, automatic sa kanya. That's fine. ATM, automatic to Mrs. And beginning today, that will be the meaning of ATM 2, between the two of you.
And when it comes to travel, alam ko you're a good traveler. You go many places, pero there will be situations where you don't have to travel alone. Ang misis ko, nandito siya ngayon, ay lagi niyang sinasabi, whenever I travel outside the country, no woman left behind. No wife left behind. Kaya napipilitan akong lagi siyang isama sa mga workshop na aking pinupuntahan. At meron akong workshop na in attendance sa Bangkok, Thailand. Sabi niya, oops, oops, no wife left behind. Kaya ako'y napilitang bumili ng ticket for two, husband and wife. So while I work, she shops because it's a workshop. So the same with you both. While Jaime works outside the country, Glyza shops. Workshop. At salary. No. Hindi mo na rin sarili ang salary. And this is how we define salary beginning today. It is an acrostic. S stands for sincerity. You give your salary to Glyza. S for sincerity, A for attention, L for love, and A for appreciation, R for respect, and Y for yourself. You don't own your salary, you have to give this. No. Sincerity, attention, and love, appreciation, and respect, and yourself. To both of you, I would like to just quickly share three words that start with letter C. And I call this three C's that build a stronger and happier marriage. If you want a strong, if you want to build a happy marriage, ako'y naniniwala na posibleng ang mag-asawa hindi mag-aaway. Posible yun. At mananatiling matibay, walang hiwalayan, walang mag-aal sa balutan. Posible yun. And if you want that to happen in your marriage, remember these three letter C's. Three words. And the first word is courtship. Hindi ibig sabihin na kayo ay ikakasal ngayon, magtatapos na ang pagliligawan. No? Courtship does not end today. Continue applying the five languages of love. You need to communicate your love to one another, to both of you, using these five languages. And the first language is words. No? Dapat nandun lagi yung magagandang salita. Pagsasabi ng magandang salita. Hanggat maaari, walang lalabas na negatibong salita sa inyong mag-asawa. Dahil nakakasakit ang anumang salita, natatandaan, mananatili sa isipan, anytime pwedeng maalala. So, from this time on, I suggest that you communicate your love to one another by giving words that affirm, words that are positive, words that truly encourage and edify. That's how you should communicate your love to one another. Positive words. Words. No negative words. The second language is time. Now, paglalaan ng oras, to quality time. Remember that love is spelled as T-I-M-E. Kapag mahal mo ang isang tao, lagi kang may oras. At kahit kayo magkalayo, alam ko na galing ka, kararating mo lang from Dubai, pero even distance should not prohibit you from spending time together because of our technology. Zoom, Google Meet, at marami pang iba. So, spend time with one another because love is spelled as T-I-M-E. So, that's the second language. The third language is gift. Alam ko pagdating mo dito sa Pilipinas, meron kang regalo. At dapat yan ay mamintayin mo 20 years from now, 30 years from now. Laging may flower, no? Laging may gift, laging may chocolate, pero in moderation lamang dahil hindi naman maganda ang laging sobra. So that's gift. And service, the fourth language is service. Paglilingkod. So habang nandito ka at hindi pa bumabalik, samantalahin na ipaglingkuran, ipag-drive. Lahat ng ayaw ni Glyza habang nandito ka at hindi pa bumabalik sa Dubai, lahat ng ayaw niya, yun ang gawin mo. Kung ayaw niyang magluto, ikaw ang magluto. Kung ayaw niyang maglinis ng bahay, ikaw ang maglinis ng bahay. Kung ayaw niyang maglaba, ikaw ang maglaba. Lahat ng ayaw niya, gawin mo. Dahil yan ay bahagi ng paglilingkod. Ang asawa ay katuwang at hindi ko mo lalaki ay hindi na magluluto, hindi na mamalingke. Kahit ako ay naranasan ko na maglaba, na mamalingke,
na magluto sa bahay at maglinis ng bahay, because that's how we communicate our love. We serve one another. And that's service. And of course, the fifth language is touch. Nandoon ang pagpapadama ng haplos ng pagmamahal. So that's the first C, courtship. You court one another. There has to be courtship continuously in your marriage. And when you do that, first C, your marriage will become happy and strong. Dahil parang hindi na uubos ang tamis ng inyong pagsasama at pagmamahalan, because you maintain the level of courtship with five languages of love as means of communication. Number two is commitment. Lagi nating naririnig, pero ano bang ibig sabihin ng commitment? Commitment means till the end. You will finish what you are going to start and what you are starting today. Marriage is lifelong commitment. Hindi pwedeng maputol, at ito'y hanggang kamatayan. Walang hiwalayan hanggang kamatayan. Hindi natin alam kung gaano katagal, kung ilang taon ang ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Subalit habang tayo buhay, nandoon ang commitment na magsasama habang buhay. Do not conform any longer to the pattern of this world. That's what we read in Romans 12 verses 1 to 2. As husband and wife, you will surely encounter problems. Sabi nga nila, lahat ng asawa, mag-asawa, merong pinagdaraan ng pagsubok o problema. No? Kung minsan, sinasabi nila na abnormal ang mag-asawang hindi nag-aaway. Pero hindi, posible yun. Dahil kami mag-asawa, talagang hindi kami nagbangayan kahit minsan. Posible pala na manatiling tahimik ang tahanan, masaya ang tahanan, and that's my wish and prayer for both of you. No? At pero talagang meron. Because sometimes magmamanifest, you will discover that there will be weaknesses between the two of you. Each one of you will surely experience the weakness of each one. Weaknesses, imperfections, dahil hindi naman talaga kayo perpekto. Lahat tayo hindi perpekto. Limitations, may limitasyon tayo, and we have differences. You came from different culture, different background, different family background. So there will be weaknesses, imperfections, limitations, and differences. Again, para madaling tandaan, wild. Kuminsan, nagwa-wild. Nagwa-wild ang isa sa mag-asawa, at ang mahirap pag nagsabay mag-wild. Wild means weaknesses, imperfections, limitations, and differences. When that time comes, commitment means you will both adjust. Talagang meron at meron kayong makikitang pagkukulang. Hindi pwedeng wala. Kasi iba yung perspective mo, iba yung gusto mo, sa gusto niya, nilikha tayong magkakaiba. At magkakaiba din ang... But commitment means you will both adjust. And separation is never an option. Matthew 19 verse 6 says, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. The key to your adjustment is found in Ephesians chapter 5 verse 33. Ito'y binasa kanina at napakahalagang matandaan ninyo. However, each one of you also must love his wife. Ang sinasabi dito, Jaime, love Glyza. And as he loves himself, and the wife must respect her husband. So ang sinasabi dito, Glyza, respect Jaime. Two very important words. And when you have these two important words, love and respect, your marriage will last forever. Ako'y naniniwala na may forever. So, for Jaime, love Glyza unconditionally and sacrificially. Understand her five needs. There are five needs of women. And the first one is affection. Yung maramdaman niya na mahal mo siya. That's the first one, affection. Number one. Number two is conversation. Gusto ng mga babae na lagi silang kinakausap. Ako'y nagkukulang din dyan. Galing ako sa travel, no? May mga travel ako, especially abroad. Pagdating ko, oh, kumusta? Magkwento ka naman. Kuminsan sa pagod ko, oh, eto yung pictures ko. Panoorin mo na lang.
O kung minsan naman, galing ako sa isang importanteng meeting, o kumusta? Ano yung inyong pinag-usapan? O ito'y agenda, basahin mo na lang. Mali pala yun, Jaime. Ang gusto ng mga babae ay magkwento ka na magkwento. Kung minsan sa sobrang pagod natin, ay gusto na nating magpahinga. But take time to spend time, talk. Because conversation is the second need of a woman. The third one is honesty and openness. Huwag na huwag maglilihim. At matutuklasan din kasi. Honesty and openness. And the fourth one is financial support. You don't have problem with that. Financial support. And the fifth one is family commitment. Ang ibig sabihin, inuuna mo ang pamilya, hindi ang barkada, hindi ang ibang tao. So, these are the five needs of a woman: affection, conversation, honesty and openness, financial support, and family commitment. Love. Glyza. Remember those five needs always. And for Glyza, respect. Respect Jaime like a VIP. Letter V as in victory, I and P, which means respect him verbally. Ibig sabihin, more compliments, less complaints. Pag dumating si Jaime from travel, huwag yung puro reklamo. More compliments. Maraming pwedeng masabi na compliments para sa kanya. Alam mo, kahit napagod ka, gwapo ka pa rin. Compliments. And that's respect. No? Kailangan ng mga lalaki ng ganun. Respect him verbally. More compliments and less complaints. No? Respect him, letter I, intellectually. Respect his ideas. Respect his decision. Remember, you are a team. And in a team, there is a team leader. And Jaime is a team leader in the house. Respect his decision. You can suggest, you can recommend, but leave the decision to Jaime being the father and being the leader of the house. And as a sign of respect, respect him intellectually. Kung magkamali, huwag mong sasabihan na sinabi ko na nga ba, hindi ka sumusunod eh. Kung sinunod mo ako, hindi tayo nagkagani-ganito. That's less of a respect. But respect would mean, okay lang, at least kung nagkaganyan man, may natutunan tayo. No? At least you have shown your respect for his ideas and for his decisions. Letter P, respect him physically. Madalas siyang wala dahil nagta-travel. At kung dumating, paggutom, ipaghain agad. No? At kung pagod, masahihin. Physically. Respect him, VIP. Respect him verbally, respect him intellectually, and respect him physically. That's part of the second C, commitment. The first one, courtship. The second one is commitment, and the third one is Christ. And that's why we have read Psalm 127, verse 1. Unless the Lord builds a house, its builders labor in vain. Siya ang tagapagtayo. Siya ang matibay na pundasyon. Siya ang angkla ng ating pagsasama. In John chapter 2, in the New Testament, we can read there the story of the Lord Jesus Christ attending the wedding in Galilee, in Cana. Meron doong bad news at meron doong good news. Ang bad news doon ay ganito. Sa isang kasalan sa Galilee, sa Cana, ay naubusan ng alak. Ang alak noong mga panahon na yun ay simbolo ng pagdiriwang at ng kasiyahan. Kapag naubusan ng alak, parang low class yung wedding. Parang hindi masaya. Why? Because yun yung kanilang kultura noon na kapag merong alak, talagang celebration, there's a spirit of joy. No. But then, bad news, naubos ang alak. But the good news was this, no? Nandun ang Panginoong Jesus. At yun yung kauna-unahang himala na ginawa ng Panginoon nung time niya. So, ang ginawa niya, iniutos niya na punuin ng tubig ang mga banga at yun ay ginawang alak. Hindi lang simpleng alak. The best wine. No. Lasting, sufficient, the best ever. Talagang namangha ang karamihan dahil ang tagal na nung celebration, hindi pa nauubos yung alak. Why? Because it was a miracle. Why? Because of the Lord's presence in that wedding. Jaime and Glyza, here's the application. Sa inyong pagsasama, nais kong tandaan ninyo na merong dalawang bagay
Pwedeng may bad news, pwedeng may good news. Ang bad news, ang lahat sa mundong ito ay nauubos. No? Gaya ng alak sa kasalan sa Cana of Galilee, nauubos ang pasensya, patience and love and appreciation and trust and understanding. Plato. P-L-A-T-U. Patience, love, appreciation, trust, and understanding. Nauubos. So merong mga mag-asawa kahit ngayon, nandirito. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon, pero meron na sa mag-asawa, may pagkakataong kinukulang ang pasensya. Nagkukulang ang pagmamahal. Nagkukulang ang pagpapahalaga. Kuminsan ay kinukulang sa pagtitiwala at pangunawa. Because it's, kumbaga, universal that in this world, lahat ay nauubos. Nauubos ang pagkain, nauubos ang tubig, lahat ay nauubos. No? At maging sa mag-asawa, nauubos, nababawasan. Nababawasan ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagtitiwala, pangunawa, lahat yun ay nababawasan. Pati yung salitang asawa, nawawala yung ibang letra. Halimbawa, sa unang taon ng pag-aasawa, andun buo ang asawa. Subalit, makalipas ang ilang taon, nawala na yung letter A, naging sawa na. Makalipas pang ilang taon, nawala na yung letter S, awa na lang ang natira. At makalipas pang ilang taon, nawala na rin yung letter A, wa na lang ang natira. Umiiyak na dahil naghihiwalay na. Nauubos. That's how it is in our world. Nauubos. Nauubos ang mga resources. Even emotionally, we run out of patience and love and understanding and trust and appreciation to one another. Sa simula ay umaapaw, subalit darating ang araw, ito'y nauubos. Kaya nakakabalita ako ng mag-asawa na kung magmahalan ay tinatawag na platonic love. It sounds like something, platonic love. Ano yun? Parang aganda yata nun. Pero hindi. Ang ibig sabihin ng platonic love ay ito. Lumilipad ang plato. At kasi naman na platonic love. And literally, I have witnessed, no, some friends, mag-asawa, na lumilipad, ipinakita pa nga sa akin yung bakas ng kutsilyo sa pinto, sandok at plato lumilipad. It happens. Why? Nauubos ang pagmamahalan, ang pagtitiwala, ang pagpapahalaga. That's the bad news. But the good news is this. No? Nandyan ang Panginoon. When we feel like we are running out of patience and love and appreciation and trust and understanding, when you feel, halimbawa si Glyza, maramdaman niya, bakit ganun? Parang hindi ko na siya ganong nauunawaan. Hindi ko na siya ganong napagtitiwalaan. Bakit parang kinukulang na ako ng pasensya sa kanya? Ang bilis-bilis ko nang mag-react. Ibig sabihin talagang nauubos. That's a warning signal that you should pray. You should ask the Lord to fill you afresh with love and patience and appreciation and trust and understanding. And just like the wine in Cana, the Lord will fill you. As you pray, Lord, increase my love. Fill me afresh with that love just like before. And I know the Lord is faithful. Pupunuin niya muli ng pag-ibig. Kahit naubos ang pasensya, matututo kang magpasensya. Matututo kang magtiwala at mahalin siya ng husto. And that's for both of you. And the Lord will surely supply sufficient plateau that will last for a lifetime. Sufficient patience and love and appreciation and trust and understanding that will last forever. For your marriage, for life. Dahil ako'y naniniwala na merong forever sa mag-asawa. So, that's for the relationship of husband and wife. Quickly, I would like to use that as a parallel to our spiritual situation, and I would like to address everybody. Sa spiritual nating buhay, nangyayari din yun. May bad news, may good news. Ang buhay po dito sa mundo ay temporaryo lamang. May bad news, may good news. Ang bad news, sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang ibig sabihin, sa Tagalog, kapag ikaw daw ay may kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Masamang balita po yun. Subalit ang good news ay ito. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. That is good news. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makararating sa Diyos Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Inaanyayahan ko pong pumikit ang bawat isa at kung sa inyong buhay ay hindi niyo pa lubos na kilala ang Panginoon, hindi niyo pa siya tinanggap ang Panginoong Jesus bilang personal na Panginoon na tagapagligtas. As part of this message, I would like to just give this challenge to you that you open your heart, that you accept Jesus Christ as Lord and Savior, and that you accept the gift of eternal life, that you accept the good news in your life. May magandang balita na ibinibigay, ipinagkakaloob, inyo-offer ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. And if you accept this, and if you would like this gift, nais ko po na sumunod kayo sa panalangin aking sasabihin. Aking dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong ipinagkakaloob sa akin. Kinikilala ko po na ako'y isang taong nagkasala at nagkakasala. Subalit salamat sa kapatawaran na inyong pwedeng ibigay sa akin sa oras na ito. Patawarin niyo po ako. Sa oras din ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap si Kristo, inaanyayahan siyang pumasok sa aking buhay para samahan ako sa aking buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Muli, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Inanyayahan kong tumayo si Jaime at Glyza para ating mapakinggan ang pagpapalitan nila ng pangako ng pag-ibig. They are going to exchange vows. At inanyayahan ko rin po ang mga ninong at ninang na tumayo. Saksihan po natin pare-pareho ang kanilang pagpapangakuan ng pag-ibig sa isa't isa. They will make a solemn and eternal covenant with each other before God, before one another, and before us. Mauna po si Jaime. Hi, Han. Unang-una, namiss kita mula kahapon. Tagal natin yung nagkita. Habang ginagawa ko yung vow na to, wala akong maisip na matatamis na salita. Kasi lahat na ata sa tagal ng pagsasama natin, nasabi ko na yata sa lahat. Sa tula, sa mga love letters, sa mga videos. Tapos, na-realize ko, mahal talaga kita. Kasi, sabi ko, maaaring pansamantala lang ito. Kasi sa maaaring yung kilig ay pansamantala nga lang pero may isang hindi nawawala sa ating dalawa. Yun yung pag-ibig. Akalain mo nga naman, ano, nakarating tayo dito. Uhugin ka pa, no? Literal. Kasi, nung una nating pagkikita, sinisipon ka. Doon sa JPO Park. Tapos, what ako incidents kasi nagpapakasal tayo ngayon. Merong COVID sa mundo. Isa ka sa mga laging kaklose ko at mga kasundo ko na tulad nga nung sabi ko dun sa pre-nup video natin na ikaw yung gusto at lagi kong gusto kong kausap at lagi kong katawanan hanggang sa minahal kita. Ganun kasimple pero hindi ganun kadali. Kasi sabi nga nung lahat ng mga tao na binibigay tayo ng invitation, oy si John, oy si Jaime, nakajak pa dito kay Glyza, ang ganda. Pero di nila alam, yung kagandahan mo, bonus lang yun. Kasi para sa akin, yung jack, nakajakpat ako kasi totoo ka. Totoong mabuti ka. At kapag kasama kita, sobrang totoo lahat ng saya. Pero yun nga, yung buhay, hindi lang naman puro saya. May lungkot, may pighati, may paghihirap at kung ano-ano pa. At yun yung mga bagay na hindi lahat ng tao nakikita.
Pero sa lahat ng mga pinagdaanan kong yun, andun ka, nakasuporta. Alam ng lahat o karamihan dito na LDR tayo, pero ni minsan, hindi mo ako iniwan. Ni minsan, hindi mo ako binitawan. Ni minsan, hindi mo ako tinalikuran. And speaking of LDR, we've been in a long-distance relationship since 2015. 6 long years tayo nagmamahalan na magkalayo in terms of distance. And ang hirap. Bakit? Kasi bukod sa magkalayo tayo in terms of distance, there is this time difference. Magkalayo din yung oras natin. And sa... Hindi eh. Kasi isipin mo, ilang oras ka nang gising, tulog pa ako. Pag uwi ko ng trabaho, patulog ka na. Pag uwi ko ng trabaho, patulog ka na. Tapos pagising mo, siya namang pagtulog ko. Yung gabi ko, simula ng araw mo. Yung gabi mo, patapos pa lang yung araw ko. Pero sabi nga nila, paano? Paano tayo nagtagal ng ganito? So tingin ko, dahil doon sa time difference na sinabi ko, doon tayo nag-focus sa time, hindi din sa difference. Binibigyan natin lagi ng time yung isa't isa. Nagmapa-chat or video call, lagi tayong updated. Lagi tayong updated dalawa. Tapos, doon naman sa LDR, doon tayo nag-focus sa relationship. Hindi doon sa long distance. Nag-uunawaan na nagmamahalan tayong dalawa and our LDR became Lord-driven relationship. Pero saan ba papunta itong pinagsasabi ko? Ang haba ang sinasabi ko. Sabi mo nga, ayaw mo ng vow na puro throwback. Hindi naman yung throwback. Summary lang yun. Yung mga patunay na ang dami nating pinagsamahan bilang magkasintahan. Di pa tayo kasal nun, ha? Pero pwede naman tayong bumitaw kasi hindi pa naman tayo nag-promise kay God na magsasama tayo habang buhay. Pero hindi tayo bumitaw kasi mahal mo ako at mahal kita. Noon nagmamahalan tayo kasi tinutupad natin yung promise natin sa isa't isa na walang iwanan. Ngayon, itong vow ko will not be only for you but also for God. Kung noon I promised you na mamahalin kita, ngayon I will promise to God na hindi kita pababayaan. Mas mamahalin kita, hindi lang ikaw, pati si Mama Gladys, si Mama Annie, si Joyce. Kasi isipin mo dati, tiga-apat na piraso lang tayo sa pamilya natin. Ngayon, walo na tayo. Siyam kasama si Chloe. At pag nagkaanak tayo, patuloy pa tayong lalaki. Hindi ako, tayo. Di ko man maipangako ang isang perfectong relasyon. Pinapangako kong gagawin ko ang lahat para mas magyabang yun sa paglipas ng panahon. I will always be here para sa'yo. At ngayong kasal na tayo, di na ako papayag na magkalayo ulit tayo. Magkasama tayong bubuo ng pamilya, magkasama tayong bubuo ng mga pangarap natin, magkasama tayong madadapa at babangon, magiging suporta natin ang isa't isa, at anuman ang mangyari sa atin, andito lang ako dahil yung buhay kong to ay nakalaan na para sa'yo. I love you, Mrs. Clarissa Galvan Corpus. Kuya Jaime. Di pa rin ako makapaniwala na abot tayo dito. Mula sa mag-brad at sis lang sa JPIA, naging napaka-close kong kaibigan at kuya. Ngayon, finally, magiging asawa ko na. Sa totoo lang, kinakabahan ako ngayon dahil alam naman natin sa ating dalawa, ako yung pag nangangako, ako yung mas hindi nakakatupad ng sarili kong pangako. Nakakatakot kasi mangako ako sa'yo sa harap ng Diyos, sa harap ng mga magulang natin at kaibigan. Ang dami kong witness. Pero buti na lang, napakabuti ng Lord dahil sinabi niya sa salita niya na perfect love casts out all fear. Kaya kahit alam kong magkakamali ako in the future, mangako pa rin ako na ikaw lang ang mamahalin at pipiliin ko simula ngayon hanggang sa mga bukas na darating na meron ako. Han, hindi naging madali yung long distance relationship natin. Maraming beses na gusto na lang natin sumuko. Masaya tayo pero marami ring lungkot. Kasi ang hirap habulin yung magkaiba nating oras.
But I thank God for keeping His word na poprotektahan at pe-preserve niya tayo sa isa't isa kahit magkalayo pa tayo. At thank you din dahil hindi ka nagsasawa na iparamdam sa akin na mahal mo ko. At kahit malayo ka, lagi mo akong pinapasaya. At salamat sa Panginoon dahil talagang nilaban natin to hanggang dito. Kahit napakaraming trials na dumating sa atin. At yung trials na yun yung nagdala sa atin ngayon dito. Han, yung 7 years na yun ay parang isang roller coaster ride. Pero itong marriage natin is a different roller coaster adventure for us. So I promise to keep enjoying the ride with you every day. Magkasama tayong haharap sa mundo ng mag-asawa. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Hindi na tayo magkakalayo. Wala nang video calls. At pag magkasama tayo, hindi na tayo mape-pressure na sa limited na oras na meron lang tayo. Kasi simula ngayon, 2 oras na lang kita mamahalin. Oras-oras. I can't wait to celebrate all the season of our lives together. Simula bukas, umpisa nang matutupad yung mga balang araw lang natin. Yung araw-araw na magka-share tayo sa kape, yung matutulog at gigising tayo sa umaga na ikaw yung katabi ko. At simula ngayon, hindi nyo na kailangan bumiyahe mula Bungabon hanggang Muñoz, maihatid lang ako sa bahay. At konting hintay na lang, wala nang lungkot at goodbye sa departure area. Han, matagal ko nang pinapanalangin sa Diyos na yung makakasama ko habang buhay, yung mamahalin ako ng buo, pati yung buong kong pamilya. At higit sa lahat, yung makakasama kong mag-grow sa Panginoon. Hindi ko akalaing ikaw na pala yung sagot sa mga panalangin ko. Thank you for being my answered prayer. Every day, I am convinced na ikaw yung taong panghabang buhay ko. I admire you as a friend. As kuya, I admire how you love your family. I admire your wisdom and humor. Na kahit wala ka pang sinasabi, natatawa na ako. And I really admire your faith in God. At pag tinitingnan kita, I can always see you as a good husband and an excellent father to our future babies. And I promise to make you proud as your wife. Gagalingan ko, Han. Gagalingan ko din mamaya. Joke lang. Han, sa mga mata ko, ikaw lang ang pinakagwapo. Sa mga mata ko. At pangako ko sa iyong papakinggan kita kahit mahina na yung pandinig ko. Pagkakatiwalaan kita ng buong buo at tatalikuran ko yung mga hindi naging maganda sa atin, sa ating mga nakaraan. Pagsisilbihan at aalagaan kita at ang bubuin nating pamilya. At magsasubmit ako sa authority mo. Susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Jaime, andito lang ako at ang Panginoon lagi sa likod mo. Hindi kita iiwan. I promise to love you more. To love you more than me. To love you more than the fight that we will ever have. To love you more than the obstacle that could ever try to come between us. I will love you no matter what the future holds. Isang malakas nga pong palakpak para kina Jaime at Glyza. What an inspiring and touching vows that they have given to one another. Makakaupo na po ang mga ninong at ninang. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang saksi ng kanilang pangako sa bawat isa. Pwede nyo yung ipaalala sa kanila anytime for the rest of their lives. Jaime and Glyza, mula sa araw na ito, kayo ay mamumuhay bilang mag-asawa. Unahin ninyo ang kabutihan at kapakanan ng bawat isa. Anuman ang mangyari. And now, to seal their vows,
hymen, Glyza will give its other a ring. The ring is both gold and the circle. The gold represents pure love o purong pagmamahal, and the circle represents endless love o walang hanggang pag-ibig. Hymen? Glyza, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa iyo. Jaime, binibigay ko ang singsing na ito bilang tanda ng pag-ibig at katapatan sa iyo. Isa pa pong palakpak sa kanilang dalawa. The giving of coins represents the promise of Jaime to provide materially for the family. It also represents the promise of Glyza to be happy with what Jaime is able to afford. Hawakan ninyo ang aras at kayo ay aking tatanungin. Jaime, pinapangako mo ba na ibibigay ang lahat ng material na pangangailangan ni Glyza? Opo. Glyza, ipinapangako mo ba na magiging masaya ka at kontento sa kayang ibigay ni Jaime? Opo. Tayo ay manalangin. Inaanyahan ko rin po ang lahat na yumuko at samahan ako sa pananalangin. Aming dakilang Diyos, aming ipinapahayag na kayo ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ipagkaloob mo po ang mga pangangailangang material ni na Jaime at Glyza. Loobin mo po na sila ay maging mabuting katiwala ng lahat ng iyong biyaya at mga kaloob. Mamuhay sila na may pananampalataya, pagpapala at kasaganaan. Thank you for your promise in Philippians 4 verse 19 that you will meet all their needs according to your glorious riches in Christ Jesus. In Jesus' name, Amen. The giving of Bible means that Jaime and Glyza recognize God as their Lord and partner in their marriage, and that the Bible will be their marriage manual. Everything that you need for your marriage relationship is in there. And being a marriage manual, it will guide you towards a joyful, prosperous, successful, and lasting marriage. God's command and promise in Joshua chapter 1, verse 8 is this: do not let that book depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it as far as husband and wife relationship is concerned. Then you will be prosperous and successful as a family. Your marriage will prosper, and your marriage, your family will be successful and inspiration to many. And not only that, alam ko, gusto nyong magkaroon din ng maraming anak. Deuteronomy chapter 6 verse 7 says, teach them to your children. Talk about them. Jaime and Glyza, hawakan nyo ang Biblia at kayo aking muling tatanungin. Ipinapangako ba ninyong dalawa na ang Biblia ay inyong babasahin, aaralin at ituturo sa mga magiging anak at apo? Opo. Salamat sa inyong dalawa. Maaari na kayong luhod. At inaanyahan na rin ang ating mga veil and cord sponsors para ilagay ang ating veil at ang ating cord. Ang veil o belo na inilalagay sa ulo ay sagisag ng kusang loob na pagpapasakop ni Glyza kay Jaime. Ang belo na inilalagay sa balikat ni Jaime ay simbolo na siya ang head of the family at sa gisag ng pag-iingat
na ibibigay niya kay Glyza at pagbalikat sa kanyang responsibilidad. Ang belo ay simbolo ng kanilang pagiging isa. Kaya't makikita po natin, sila ay pinag-isa, iisang belo, at sila ay isa simula ngayon. And the cord? Ang cord o bigkis ay sumasagisag sa isang exclusive relationship between the two of them na dapat mamagitan sa kanilang mag-asawa. Ito ay walang patid, tanda ng pangakong pag-ibig na hindi mapapatid. Ating idalangin ang matatag at maligayang pagsasama ni Jaime at ni Glyza. Sa pagkakataon pong ito, inyayahan po ang mga ninong at ninang na tumayo. Hindi ko na po kayo palalapitin. At idako po natin, idako po ninyo kamay kina Jaime at Glyza. Itaas po natin ang ating mga kamay patungo kina Jaime at Glyza, at isang ninong at isang ninang po ang mangunguna sa ating panalangin. Jaime at Glyza, aming dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na tumatayo bilang mga pangalawang magulang nina Jaime at Glyza. Tulungan po niyo kami na gampanan ang responsibilidad na ito sa abot ng aming makakaya upang sila'y aming lubos na matulungan, suportahan, maipanalangin at mabigyan ng payo sa oras ng pangangailangan. Dalangin po namin ang inyong mayamang pagpapala sa sisimulan pamilya nila nina Jaime at Glyza. Nawa ang kanilang pagsasama ay gawin mong tunay na matagumpay. Tugunin po ninyo ang kanilang mga panalangin at bigyan katuparan ang kanilang mga hangarin sa buhay. Pagpalain po ninyo sila ng lubusan at gawing pagpapala rin sila sa maraming mga tao. Ilayo po ninyo sila sa lahat ng masama at gabayan sila sa lahat ng mga desisyon na gagawin nila sa kanilang buhay. Bigyan po ninyo sila ng malulusog at matatalinong mga anak na pagmumula ng kanilang kaligayahan. Tulungan po ninyo sila upang ang kanilang pagsasama ay maipatayo sa matibay na pundasyon dahil ikaw ay kasama nila. Nawa ang kanilang buhay at pagsasama ay magsilbing magandang halimbawa at huwaran para sa iba. Pagsilbi silang asin at ilaw sa kanilang komunidad upang ikaw ang maitaas at maparangalan sa kanilang buhay. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ninang po. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay patungo kina Jaime at Glyza para sa isa pang panalangin galing sa ating ninang. Tayo po yung mukha at muli po tayong manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa hapong ito. Tunay nga, O Diyos, na kay buti mo sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, na nakikiisa. At nakikisaya, Panginoon, sa pag-iisang dibdib ng aming mga inaanak. Si Jaime at si Glyza na ngayon, Panginoon, ay nangangako sa iyong harapan, Panginoon, na sila ay mag-iibigan ng tapat para sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa mga magulang na nagbigay, Panginoon, ng suporta para sa kanilang mga anak. Pagpalain mo higit, Panginoon, at ibalik sa kanila ang lahat ng pagpapala na nakalaan para sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat din po sa mga pangalawang magulang na nandito. Panginoon, kami po ay handa, Panginoon, sa anumang obligasyon, kung meron man silang darating na mga struggles sa buhay, Panginoon, na handa po kaming makinig at mamagitan, Panginoon.
Salamat, O Diyos, sapagkat napakabuti mo po sa buhay ng dalawang batang ito na ngayon, Panginoon, ay pinagtali mo bilang mag-asawa. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kung gaano kaganda, kaingrande, Panginoon, at kaganda ang kasalang ito, Panginoon, gayon din, Panginoon, ang kanilang magiging pagsasama. Panginoon, sila, Panginoon, ay mamumuhay, Panginoon. Bibigyan mo sila ng buhay na tapat ang bawat isa, Panginoon. Buhay na ikaw lamang, Panginoon, ang sentro ng kanilang pag-iibigan. Salamat, O Diyos. At muli, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat sa dakila naming Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat po, mga ninong at ninang. Makakaupo na po kayong lahat. At inaanyayahan po natin si Jaime at Glyza na tumayo. At inaanyayahan din ang ating mga candle sponsors na kunin ang dalawang kandila na may sindi at ibibigay kay Jaime at Glyza para sa at candle ceremony, our candle sponsors. Bago po ang candle ceremony. Sa buhay ni Jaime na mapagsubok ang kanyang ilaw at siya'y manghina. Siya'y kukuha ng ilaw kay Glyza. Kung dumating man ang pagkakataon at sabay na mawala ng ilaw sina Jaime at Glyza at sabay na manghina, anumang oras ay maaari silang lumapit sa Panginoong Jesus upang manumbalik ang kanilang ilaw. Pwede na pong kuhanin ng ating mga candle sponsors ang kandila. Sa pagkakataon po nito, Jaime and Glyza will honor their parents, inyong pasalamatan ng inyong mga magulang. Magandang hapon po sa lahat. Sa oras po na to, gusto ko pong i-honor ang aking parents, si Mama Gladys Galvan at si Papa Baltasar Galvan.
Ma, pa, maraming salamat dahil pinalaki mo ko na itunay na dinemonstrate nyo sa akin kung paano magkaroon ng isang masayang pamilya na siya namang dadalin ko na ngayon ako'y may asawa na. Na yung masayang pamilya, yun yung talagang i-achieve ko sa aming gubuing pamilya ni Jaime. Salamat dahil pinag-aral nyo ako at talagang pinalaki ng tama at may takot sa Diyos. Kulang ang salitang pasasalamat para masabi ko sa iyo kung gaano talaga ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nyo sa aming magkapatid. Mapa, salamat and mahal na mahal ko kayong dalawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mama at Papa, nagpapasalamat din ako sa inyong dalawa dahil hindi nyo kami pinabayaan ni ate nung mga bata pa lang kami. And pinag-aral nyo kami, pinagtapos. Hindi nyo kami pinabayaan hanggang maging kaya na namin tumayo sa mga sarili namin pa. And salamat kasi pinalaki nyo kami na may takot sa Diyos. Alala ko pa nung bata ako, lagi ako nagpe-pray tuwing gabi. I-pray pa rin naman ako hanggang ngayon. Kasi ikaw mamang tuturo sa akin na lahat, nagpapaalala sa akin gabi-gabi na anak, magdasal ka, mag-pray ka, pag-pray mo buong pamilya natin, lahat. And huwag po, kaugihan ng pasasalamat. Gusto ko sabihin sa inyo na ito pa rin ako. Ito pa rin ako para sa inyo. And tulad nung pinagkasundoan namin ni Glyza, magiging priority namin yung isa't isa pero hindi namin kayo makakalimutan dahil sobrang laki ng utang na loob namin sa inyo, yung paglaki pa lang namin na ganito. Hindi unit literal. Yun, hindi namin makakalimutan yun. At habang buhay, habang nabubuhay ako, hindi ko kayo papabayaan dalawa. Kahit po si Mama Gladys at si Papa Annie, ate, si Chloe, mahal na mahal ko kayo. And nagpapasalamat ako talaga sobra. Kulang din yung salitang pasasalamat para pasalamatan kayo. At mahal na mahal ko kayo. Muli nating palakpakan si Jaime at si Glyza. Tayo ay narako sa pagpipirma ng kanilang covenant. We don't call this just a marriage contract, just a piece of paper, but a covenant because the Lord is the unseen signatory in this covenant. The Lord's name is not there, not written in the paper, but the Lord is there, a witness forever for the rest of their lives. And they are going to sign that covenant today with the Lord as witness. Pari ba kayong lumuhod muli? And the marriage covenant. It's a home I've never known, a place I know will last for a lifetime of I love yous. Two hearts, one beat, you whisper to me, be mine for a our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know you've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a life
As a minister of the gospel of Jesus Christ and by the laws of the government of the Republic of the Philippines, I now pronounce Jaime Corpus and Glyza Galvan as husband and wife. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At itaas po natin ang ating kamay, idako, kina Jaime at Glyza para sa ating pangwakas na panalangin. Our Heavenly Father, we commit this couple into your safekeeping and loving nurture. Bless them and make their life together a testimony of Christ's love to our needy world. Jaime and Glyza, the Lord bless you and keep you. The Lord mercifully with His favor look upon you and fill you with all spiritual blessings and grace throughout your journey of love together from this time on and forever. And as God wills, may you raise up godly children and leave a legacy that will bring glory to God and to God alone and bring joy to many people. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po. May bababa na ang inyong mga kamay. Now, harap. You whisper to me, be mine. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, may I present to you Mr. and Mrs. Jaime and Glyza Corpus. Jaime, you may now kiss your bride. Ayan, so ngayon po ay magpo-proceed na po tayo sa photo sessions. The newlyweds.